So, Nola Buona muna tayo. Okay, Nola Buona. Well, yung Nola Buona is yung no properties to cease. No, yun yung English translation ng Latin term na yun. Yun ay ginagawa ng mga sheriff o kung yung dito sa atin, yung police. Eh, yun eh, kung ibabalik na yung rate of execution. Kumbaga, kung hindi mo itutuloy yung rate of execution kasi wala na yung property. Wala na siyang isesecure na property. Yun yung Nola Buona. And then yung victimology, yun yung branch ng criminology na nag-a-analyze ng effect ng mga unwanted events sa isang victim. Halimbawa, victims ng rape, victims ng apparent murder, kidnapping, basta yung effects nun, doon pumapasok yung victimology. So, magandang nalalaman natin yan. Kasi, kahit ba sabihin mo ano eh, hindi na, wala na ma-exempted sa atin sa pagiging victim, kahit ba sabihin mo, ba, maging victim mo ka ng hit and run, di ba? Nabuhay ka, you know, papasok pa rin dun yung victimology, di ba? Kaya nga yung mga ilang celebrities nagagalit dun sa isang, ano ba yung sa news na yung isang street sweeper o isang metro aid, nagwawalis na, sinagasaan pa. Diba, yun yung mga taong walang konsensya eh, parang mga walang puso, walang konsensya, mga ganun. So, kung nabuhay yung victim, papasok dun yung ano, yung victimology. At kadalasan, psychiatrist, at saka mga social worker ang umaagapay dyan, yung mga taga DSWD. Lalo na yung mga taga, yung mga social worker, kasi sila talaga yung nag-ano sa victim. Maging victim ka nga lang ng natural disaster eh. Parang may aspect ka rin doon ng victimology. Kaso kasi sa criminology yung ano. Pero syempre, doon sa victims ng natural disaster, meron din yun. Pero kasi sa criminology yung definition na tinatakel natin. So, yun lang po.